guys, kumusta kayong lahat dyan at welcome dito sa aking YouTube channel, Rick Lawrence TV. Nandito naman tayo muli upang maghatid or magbahagi ng isa na namang kaalaman. Ang aking topic ngayon, ang aking talakayan ngayon ay itong ayan, nakikita niya sa title, How to Charge a Car Battery with a Battery Charger. So yun ang aking video na ipakita sa inyo. I-demo ko kung paano mag-charge ng battery. Isang battery na 12 volt output at dalawang battery na 24 volts output. Bago ako mag-proceed dito sa aking ipakita sa inyo kung paano mag-charge ng battery, nais ko munang sabihin sa inyo na kung sakaling hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe na at paki-pindot na rin yung notification bell upang sa ganun ay updated kayo sa mga gagawin ko pang mga video at may upload dito sa aking YouTube channel. Kung sakali mang mayroon din kayong mga katanungan about sa inyong mga cars, mayroon akong Facebook page, maaari niyong bisitahin yon at yung link ay nasa description box na at nilagay ko na at doon na lang kayo mag-message kung ano yung mga katanungan nyo about sa inyong mga cars kung may mga kaunting problema sa inyong mga sasakyan. So, doon ko rin kayo sasagutin kapag alam ko naman yung sagot doon sa inyong mga katanungan. So tara at panoorin natin yung aking gagawing video ngayon. So proceed na tayo doon sa ating topic ngayon. So tara. So ayan guys, ito yung battery charger na universal. Universal siya dahil pwede siyang pang-charge natin ng isang battery lang, 12 volt yung output, at pwede siyang dalawang battery, 24 volt yung output. Ito yung terminal outpost ng positive na 12 volts at ito yung positive output ng 24 volts. At ito yung cable niya, yung sa positive. At ito yung sa common. Common ibig sabihin yun yung sa negative. At bago ko ipakita sa inyo yung kung paano ikabit yung dalawang cable na yan sa ating terminal ng battery para mag-charge ng battery, i-demo ko muna sa inyo yung nakikita nyo sa screen. So ito yung switch niya. Pagka i-turn on natin dyan, ayan, makikita nyo yung indicator ilaw. So, ibig sabihin, palatandaan nyo na nag-turn on na tayo sa ating charger. At itong timer naman, yan yan, ikot mo yan sa, iset mo sa 1 hour at unti-unti siyang iikot hanggang mag-off siya pabalik. Pagka nag-off na siya, ibig sabihin ay full charge na yung ating battery. At ito naman yung meter na kapag nag-charge ka ng battery ay magsisiro muna siya pagka mababa pa yung charge ng battery at aakyat siya pagka nagkalaman na yung battery. Tapos unti-unti rin siyang babalik sa zero. So pag nag-zero na, ibig sabihin full charge na yung battery. At ito yung safety fuse niya. Ayan yung 100 amperes safety fuse ng charger na to. Ngayon, punta na tayo sa pag-charge. So ayan, nakalagay tayo sa 24 volts dahil mayroon tayong dalawang battery dito na charge natin sa 24 volts. So ayan, kapag 24 volts, dalawang battery, mayroon tayong isang wire na pagsamahin natin yung negative saka positive. Isi-series natin para ang magiging output nyan is 24 volts. So kaya ito na yung cable ng positive, nilagay na natin sa positive terminal ng battery at yung isa sa negative. Ito yung sa 24 volts na
pag charge dalawang battery, output 24 volts. Pag samahin yung negative sa capacitive dito, din yung output ng positive ng isa magiging 24 volts na. Yun yun. Ngayon, pagka 12 volts lang, isang battery lang ang ating i-charge, ililipat natin itong cable sa 12 volts na output para mag-charge tayo ng isang battery lang. 12 volts. So, yung positive na clamp, ilagay natin sa positive na post ng battery. So, ayan yung may sign na positive, may makikita kayo. At yung negative, syempre, sa negative, yun yung ground. Ayan yun. Isang battery lang, 12 volts output, yun yung pag-charge niya. Ngayon, kung wala naman kayong palatandaan ng sign sa battery na negative sa capacitive, ang tandaan nyo na lang, ang positive, malaki yan kaysa negative. So, yun yung palatandaan nyo kapag wala kayong makikita ang sign na negative sa capacitive. Malaki yung terminal post ng positive, maliit yung sa negative. So, yun yung aking may bigay na tip sa inyo sa pag-identify ng battery terminal. So, sana may napulot kayong kaunting kalaman about sa charger at kung paano siya i-connect pag nag-charge tayo. So, hanggang dito na lang yung video. At maraming salamat sa inyo at sana hanggang sa sunod pang mga video, lagi kayong nakapanood at nagkasubaybay. Hanggang dito na lang. So, ayan mga kaibigan, isa na namang video ang inyong natunghayan at napanood. At ganun pa man kung sakali mang inyong nagustuhan at may napulot kayo kaunting kaalaman dito sa aking video, huwag kalimutan na bigyan ako ng isang thumbs up dyan at pakipindot na rin yung subscribe button at notification bell upang sa ganun ay updated kayo sa aking mga gagawin pang mga video na ma-upload dito sa aking YouTube channel. At sana huwag kayo magsawa sa pag-suporta at sa pagpanood sa lahat ng aking video na may upload dito sa aking YouTube channel. Tulungan nyo ako at suportahan ang aking YouTube. Patuloy nyo akong suportahan. So maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod pang mga video, sana nandyan kayo lagi. Huwag nyo akong iwanan. Maraming salamat. See you sa susunod pang mga video. Bye-bye!